pinagkikwento na natin 2006, di ba, Carlo? Yep. 2006, ito yung puro Red Bull yung kalaban mo, Coach RG. At may papakwento ako, sir, may tatanong ako sa'yo, matagal ko nang gusto ng tanong. Ito rin yung taon na after mag-best player of the game ni Kerby Raymundo, the kid back in those days, di ba yung siya yung magpipintura ng ex do sa ano, tapos kinuha yung microphone? Naalala mo ba ito, Coach RG, yung sinabi niyang, para sa akin, ako ang tunay na MVP. Ano yung, may mga side story ba doon sa loob ng kampo nyo noon? That yun yung silang dalawa ni Enrico naglalaban talaga for BPC, di ba? Ano nangyayari, ano napapag-usapan nyo ng behind the scenes? Bakit lumabas yung ganong klaseng emosyon sa tingin mo? Well, Kerby would agree and accept and acknowledge right now, knowing what he knows now, that probably he should not have said that. it gave a lot of pressure on himself. And you know how things are. If you come out in the open, buti nga wala pa masyadong social media that time. Blessing din yon yung mga kapalpakan ko nung umpisa. May mga kapalpakan tayo, mga immature. Hanggang ngayon, niloloko ako ng mga kaibigan ko eh. Alam naman natin yon, di ba, YouTube? So, may pero ano yan eh. Sigurado. Alam ko sa sarili ko, okay, BB! Ano yun? Yun yung mga ano natin, mga immature pa tayo, no? Na imbis na i-congratulate mo, di ba? Tapos, di ba? Yung mga ganon. Kaya nga, ano yan eh. Kaya ako minsan, ang binabrag ko rin yung pagkakamali. Kasi nakikita lang nila yung minsan yung maganda. Pero dun tayo sa pagkakamali natututo, di ba? So, yung mga ganon. Alam mo Magu, nung na-interview ko si Idol Kerby sa hot seat, isa yun sa mga pinaka-una kong tinanong sa kanya eh. Parang, it was the finals after beating Red Bull in one game. Inikisa niya yung numero na nandun nasa side ng court. So, sumigaw siya. Para sa akin, ako ang tunay na MVP. Pero, looking back, after all those years, Kerby, just share it again, no? Parang, what did you learn from that experience? Kasi, syempre, sabi mo nga, nakikita pa rin sa YouTube, pwedeng balik-balikan yung nangyaring yun. Ano yan eh? Parang sa mag-asawa yan eh. Hindi pwede ko ano yung nafe-feel mo sa yung emotion, di ba? Doon ka madadala. Hindi pwedeng ganun kasi makaka-offend ka, di ba? Kaya nga, ang ano minsan, ang natutunan ko kay Cap, 10 seconds rule. Pati kay Coach Ryan. Bago ka magsalita, lalo na paggalit ka, 10-second rule. Isipin mo kung ano magiging impact niyan. That's why nung nag-zoom kami, nag-apologize ako sa mga teammates ko. Nag-apologize ako kay Coach Ryan, kay Coach Ronnie, kay James, kay Roger. Hindi naman porkit passionate ka, di ba? Yung minsan, mag-react ka na gano'n. But I know they naiintindihan nila because nagsama kami ng matagal, kilala nila ako, sino ako. So, maganda naman na may mga taga-awat ako noon pag minsan nagwawala ako. Sila Romel Adola, lalaki noon eh. So, ayun, part of ano na, siya, part of growing up, di ba? Minsan, bago ka matulog, maisip mo yon, di ba? Parang, kula, sabihin mo, tanga-tanga ko, ba't ako nag-react ng gano'n, yung gano'n, tapos naka-offend ka, kinabukasan, magsasorry ka. Eh, minsan, di ka pa nagsasorry, pride pa, di ba? Pero, syempre, marami tayong matututunan doon. And after basketball, you can apply to your, ano, sa pamilya mo, kasi team mo yung family mo eh. Di ba? So, ayun. Alala ko pa yung game na yun eh. Alam na, alala ko yung conference na yon, yung finals na yon, yung mismong game na yon. Nasa radyo ako na nagko-cover eh. Huwag ka mag-alala, Kerbs. Para sa amin, ikaw pa rin ang tunay na MVP.